So ayan po mga kaibigan, magandang araw. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bayan mga kaibigan, sa muli po ako po si Taong Gala. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pinutin mo ang subscribe button at bell button para po maging updated kayo sa ating pong mga susunod na mga reaksyon. I-follow natin Kabusiness Official, Kabusiness Family, and of course, Papa Dins. At isama na rin po ninyo ang inyong kabang lingkod at ang ating mga kapwa co-reactors upang sa ganun po mga kaibigan ay maging updated kayo sa amin pong mga reaction video patungkol po sa Kabusiness Official. Bueno, ang ating pong pag-uusapan ngayon sa araw nito mga kaibigan ay ito pong talagang nangyari kay buong ano. Sa kabila ng lahat na may mga dumating na unos at kontrobersya sa kanyang buhay, ay ito ngayon muling humarap si Bong sa kamera at nasa Kabusiness Family at isang kakaibang Bong ang ating nakita. Sabi nga ng iilan, mabuti pa daw si Bong kahit papano talagang marunong sumunod sa usapan. Eh yung iba dyan, ewan ko nga ba kung sumusunod sila sa usapan. Alam niyo po kasi mga kaibigan, eh ito nga po ang nakakagulat. Ano po, nung magpulong at magharap po si Kabusiness, Mrs. Kabusiness at si Bong, ay tahasang sinabi ni Bong na ang kanyang panalo ay talagang inilaan o ilalaan sa pagtulong para po sa mga dumagat. Ito po yung tribo. Ito po yung tribo mga kaibigan. Ito po yung tribo na kanilang tinutulungan sa Bulacan. Nakakataban ng puso na sa kabila ng lahat. Alam natin si Bong, no? Salat sa karangyaan. Alam natin na kailangan niya ng pera sa kanyang sitwasyon. Pero isa sa mga punto de vista na nakita ko, si Bong may isang salita. Noon pa man, bago ang challenge, ay nagkaroon ng pag-uusap at tinanong siya ni Mr. Kabusiness kung ano ang gagawin niya sa kanyang panalo, kung sakaling siya ang mananalo. At talagang inamin niya, sinabi niya na itutulong niya sa mga tribo. Eh ito na nga po. At sa muling pagbabalik at paghaharap nila ni Kabusiness, ay tunay ngang sabi niya, umpisahan na at ibibigay niya sa mga tribo ang kanyang panalo. Ako para sa akin, ganito kataba ng ang puso ni Bong. Talagang tunay na si Bong ay ang puso niya ay nasa pagtulong. Siguro mga kapatid, ano, para sa akin, kung si Bong ay magkakaroon ng kakayahan na talagang maging ganap na magkakaroon ng pera, maibalik sa kanya yung mga nawala sa kanya, sobrang nakakataba ng puso, kakaibang Bong ang ating makikita. Pero alam natin na sa kabila ng lahat ay dumaan siya sa kontrobersya. Ito lang mga bagong, itong mga nagdaang linggo, ano po. Siguro marahil ay dahil din sa nais din ni Bong maghanap, ano, ng talagang kumbaga, una, sabik siya sa kanyang nanay. Matagal siyang nawalay sa mga sa kanyang magulang. At dahil sa kanyang anhikain na makita, makadaong pangpalad ang isang nanay, eh hindi naasahan niya po pumunta siya doon sa kabilang kampo na naging daan para maging kontrobersya. Well, akala nga ng lahat ano, ay ibang Bong na ang ating makikita. Pero ganun pa man, ipinakita ni Bong na kahit salat siya sa yaman, na kahit ganun ang kanyang pamamaraan, ganun ang kanyang estado sa buhay, sinunod niya ang kanyang salita. May isa siyang salita. At ito, nakahanda ang kagandahan dito mga kaibigan sapagkat sumuporta ang mga kagwang. At talagang tutuloy sila papunta doon sa misyon kasama ang mga kagwang, kasama si Mr. Kabusiness, kasama si Mrs. Kabusiness. Nakakataba ng puso ang ganitong klaseng pag-iisip. Sana dalangin natin na isang araw, no, maging ganap na vlogger si Bong sapagkat talagang sobrang na-inspired siya kay Mr. Kabusiness kung kaya't ang kanyang puso ay nasa pagtulong din. Ano kaya ang posibleng abangan natin sa mga susunod pang mga araw para kay Bong? Ako para sa akin, mga kaibigan, ang buhay ni Bong parang roller coaster. Pataas, pababa. Parang yung kantang spaghetti
pataas pababa ano. Pero magpaganoon pa man, isa lang sa puntong gusto ko na dahil nga si Bong ay may isang salita, ang dalangin ko rin sana ay mabigyan siya ng kanyang mithiin at kasiyahan. Una, yung kanyang pangarap, yung kanyang wish na magkaroon siya ng asawa, di ho ba? Magkaroon siya ng pamilya by this coming February 12. Ang tanong, sino kaya ang papakasalan niya ngayon? Sino kaya? Oh, baka naman si Jusan na, no? Well, ano ko lang po yun. Hindi ko naman. Pero sana mga kaibigan, ipagdasal natin anuman ang mangyari kay Bong. Ay, andyan siya at magpakatatag siya. Nakakataba ng puso ang ganitong klaseng pag-uugali ni Bong. Na bagamat may mga lapses, na bagamat minsan ay nagiging pasaway, na bagamat minsan ay nagiging sakit sa ulo, ano po, at kumbaga, minsan ay nagtatanong tayo, bakit nga ba nagiging ganito ka Bong? Nagiging ganito ang pag-uugali ni Bong. Pero never niyang nakakalimutan na kapag siya ay nangako, tinutupad niya. Lalong-lalo na po sa ngalan ng pagtulong. Ito ang isang bagay na iminulat sa kanya ni Kabusiness sa loob ng ilang taon na kanilang pagsasama. At dito natin mapapatunayan na mahalaga ang naging gabay ni Mr. Kabusiness sapagkat si Bong mismo ay nakaka-adapt, naduduplikit niya yung advocacy ni Mr. Kabusiness. Na-absorb niya yung mga advokasiya na dinadala ni Mr. Kabusiness. So dito lang mapapatunayan natin na ang gabay na ginagawa ni Mr. Kabusiness ay hindi para sa ikasasama ni Bong. At pinatunayan lang dito na talagang tunay ang pagmamahal ni Mr. Kabusiness para kay Bong. Pero di naman maisasantabi, di ho ba? Dahil mayroon nga ang sabi ng ilan, may mga komento sa baba na minsan kontra pa rin kahit nakikita natin ang ganito. Marami pa rin mga spekulasyon na binabato sa kanya. Well, it's normal. Dahil sabi nga, kapag ang isang puno ay hitik sa bunga, binabato. At si Bong ay talagang tunay na hitik sa bunga, mga kapatid. Tunay na kilala si Bong, tunay na sikat, at tunay na hinahangaan ng karamihan. Sa kabila ng kontrobersya na kanyang pinagdaanan, nakita natin ang buong suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya, tumayo, nanindigan para kay Bong. So masaya tayo at least itong mga nagdaang mga araw. Ano po? Nakita na natin si Bong sa Kagwang, nakita na natin nandiyan na siya sa Kabusiness. At talagang, alam mo pag nandiyan si Bong, iba talaga ang atmosphere. Sabi nga ng ilan, talagang nagdadala si Bong ng positivity sa lahat ng mga Kagwang sapagkat kapag nandiyan si Bong, super saya sila. Mararamdaman mo yung kanilang kasiyahan kapag kapiling nila si Bong. So atin pong mga kaibigan, pakaabangan, pakatutukan itong darating na mission, ano po, mula po sa panalo ni Bong. And of course, may mga suporta din na ibinigay. Andyan din po ang mga Kagwang, si Mr. Kabusiness, si Mrs. Kabusiness, nandyan din po sila para sa programang ito. And I do believe na pagkatapos nito ay isang kasiyahan na rin ito para kay Bong. Well, advance sa birthday gift na rin ito para sa mga tribo na minahal ni Bong. Sana Bong, sa susunod ng mga araw ay tuloy-tuloy na ang iyong pagbabago, nandyan ka na. Sana Bong, huwag ka nang magpasaway. O, di ba? Sana huwag nang magpasaway. Well, mga kaibigan, patulad yan ang sinasabi natin, yung usaping pagpapasaway ni Bong, normal ho talaga yan kasi sa estado ni Bong. Tandaan ho natin, mga kapatid, si Bong ay hindi pa ganap na nakakapag-recover. May mga punto pa rin, lalo na kung nalulungkot siya, na natutulero ang kanyang isipan. At kung may mga taong nag-i-intervene sa kanyang pag-iisip, lalong napapasama si Bong. Dito lang, hangad natin, dalangin ko sa inyo, sa ating mga kapatid, na patuloy tayong magdarasal para sa kanyang kabutihan. And of course, sana po ay nandyan tayo patuloy na nakikipaglaban at tatayo para sa kanyang mga pangarap. Tandaan ho natin, nakikita po ni Bong ang ating mga aksyon. Kapag tayo po ay nandyan, ay lalo pong nagsusumikap si Bong at ganahan. Dahil nakikita niya, ramdam pa rin niya ang pagmamahal mula sa atin.
ikaw kapatid, masaya ka ba? Na ngayon ay magiging ngayon ay yung panalo ni Bong ay mauuwi sa isang charity mission. Ano po ang iyong saloobin? I-comment lang doon, mga kaibigan. Comment down below lang po. Kaparte ka po ng vlog na ito. Well, mga kaibigan, dito lang po muna. Ano, at talagang napareaction lang tayo dahil sobrang naging masaya tayo na sa kabila ng lahat ng mga kalungkutang nagdaan ng mga nakaraang mga araw ay eto na. Isang masayang Bong ang humarap sa atin at talagang tinupad niya ang kanyang pangako. Misyon para sa mga katutubong dumagat ng Bulacan. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Please do connect. Taong Gala, Papa Dins, of course, Kabusiness Official, Kabusiness Family, and of course, ang ating pong mga kapwa reactors, please, suportahan po natin si Anime Reactor, Ma'am Flair's Channels, Analisa Reality Vlog, si Kalingap Torak, suportahan po natin, Almeda Mix Vlog, at ang lahat po ng mga reactors ng Kabusiness, pa-support naman po mga kapatid. Hanggang sa muli po mga kaibigan, hanggang dito lang po muna, ako po si Taong Gala. Paalam, pansamantala. So yung mga kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Thank you.